So, we'll see what's gonna happen here on game number 3, guys. Medyo may kaba pa rin talaga for both teams. Sado na sa fans ng OG. Expected na ata nilang pupuyat sila pag natalo yung OG dito. Tulog talaga. Mm. Tulog malala ang mapapanood natin Unity. Pero baka naman ma-jinx ulit, no? Tail top lane. Ayun na, kuha. Pero syempre bumabawi si Noone. Noone ang kanyang tagapagtanggol eh. Pero Noone looks like hindi niya na gusto pang kunin na itong Lockwork and DP. Focus na lang sa farming. Pero Topson, ang tapang oh. Syempre mo ganito yung sitwasyon ng sniper mo. Apat na raid band. Hindi daw palo mag-rate band. Sobrang kunat, ang hirap kunan. Ang sniper na ganyan, apat na rate band. Uy, tatlo na yung bantay. Dalawa na yung bantay, Casey. Ni Villian. Oh, kaliwat kanan. Sinong nagwagi? Ayun. Lumapit pa, papunta yung clockwork. At pa, alam, Topson. Yan ang downside. Ay, may hookshot! Ang aga, nagkaroon ng hookshot. Igwapti, si Hubble para kay Noctail. Pero looks like, hindi naging worth it. Yung kanyang early hook shot di nakuha si Noctail. Yeah, and walang makunat makunat sinasabi natin sa taong makulit. Makulit ito, so nilumupit kay Clockwork, baliw. Alam naman niya na may ano yun eh, na may cogs. Hindi siya ganun ka mindful. Siguro ano siya. Lahat sila kasing vision eh. Vision ang problema dito ng old G. Kung gustong umadvance si Topson ng ganun, dapat vision, no? Meron sila on that area. Kasi kaliwat kanan na pala yung support, di pa niya alam. Okay, so tingnan natin kung ano mangyari. Faces void, on the other hand, Dayan is nakapag-farm. Wala. Wala ka mariregen, pero hindi siya hinabol ni Seb, surprisingly. Okay. Anong plano dito ngayon ng OG? Si Guaptizi na lang pa ipapatayin. No, sir. Thanks to that hookshot. Punta sa kakampi. Pero starting from the 11-minute mark, halos meron na pong 2K na kalamangan yung OG. Same goes like yung game number 1 natin. Sila yung lamang. Aga-aga. Oo. Mukhang kung sino atang lumamang na maagay nang natatalo ah. So, pero I think dito, hindi naman. They have troll, they have magmus, no? They have all the farm ng sobrang bilis, no? And they also have sniper na mag-farm din. So, sort of a greedy setup for OG. Pero, alam naman ng OG eh. If there's one team na kayang i-work out yung gantong greedy lineup, that's gonna be OG. Kahit different lineup yan. OG. Parang same lang din naman siya. B. Ah! Hookshot! Dito mama, nasexyhan ni Noctail ngayon. Si Tipek pa nga yata yung delegado. Ice, oh, nadaanan pa nga siya ng APA Blast. Pero Tipek nagtatago dun sa may punuan. Hindi siya mahahabol. Ang mayayari pa nga etong si MSS. MSS with the stolen overgrowth dun sa may kabilang banda. And wala ring makakakuha onto MSS. Dito yata tinipid ni Seb yung niyang RP. Pero wala pa siya mabigyan. Kitang-kita yung positioning ni Seb mo. Wala yata tayo surprise RP. Di siya makaalis. Ako po, wala na yata ang galawan challenge to. Pero gumagalaw na nga si Noone doon sa my deadly chronosphere para wala nang bigayan ng kanyang battle transfer. Noone is here or Topson is here to save the day for his teammates. Isa. Magbibilang na lang ba si Topson? Magbibilang na lang? Naku po, nabuhay pa. Pero hindi. Hindi lang si Topson yung nakakuha. But that's Seb to secure the kill. Halaka! Halaka! Sino ba talaga? Si Seb? Ay, sayang. Masadong maagay tip ni Seb. Mahuli yung dalawa. Guapizzi will also fall. At hindi pa tapos yung teamfight natin. Yung tipong akala mo tapos na. Meron pa, B. Oo. May susunod pa. And I think lumamang pa din doon. Nang konti lang naman. Yung OG. Because ako na kasi nakuha nga nila yung faces board. And yun nga, a lot of spells na nabigay dun sa team fight na yon, and di naman nila nakuha itong si Sniper. Medyo masakit pa rin sa ulo talaga si Sniper eh. Alam mo naman yung
dulot niyan sa mindset mo pagka may sniper kang kalaro, kailangan bilihin yung sniper, yun lang focus mo palagi. Ooh, pero nako po, yung sniper yata yung hindi mahuhuli sa ngayon dito sa napakagandang hagudgod coming from Seb. At huli ang dalawang nagsasama sa mid kanina pa. Invoker plus Trent Protector. Nako po, may isahan pa yung tier 1 mid tower nila. Isa sa mga ayaw to ng Invoker. Pero ang taas ng pride ni Villian ha, tinitip niya talaga si Seb. Ang kulit eh, no? Pero wala, patay agad siya dito eh. So, wala, yeah, naano na lang talaga. Kumbaga, comment tip. Yan, okay. Ganda raw kasi ng ano eh, ng skewer. Mag-isip na lang kayo kung anong klaseng comment tip. Kung anong klase bang tip yon, kung anong meaning ba nun, mabaliw na lang kayo. Pero no fail, makikita niya to. So, kaya niya bang labanan? Ay, kita siya. May sentry. Cute din ni Nodel eh. Top lane natin. Nako, hirap din to si Villian. Pero at least, he does have that Midas. Tingin ko nung game 2 kasi walang Midas si Topson, no? Meron ba? Parang pagkakaalala ko, wala eh. Wala. Naka-thread siya plus Witchblade din. Just like what happened on Booker's Unity game number 1. Parang tagal kasi talaga ng ano eh, ng pagiging... ang tagal maglaro ng Invoker na ng Midas kasi true. Kung mayaman nga lang talaga, pero itong game 3 natin, saktuhan lang yung Invoker, pero lumalaban, kumakapit itong side ng Unity, even though 5k na yung kalamangan ng OG, Guaptizi na hitak na ultihan, and that's Topson with a killing spree. Okay, mga iba yung nagiging laro dito ng OG. Totally different approach compared for the game number 2. So, ang isa pang problem dito na nakikita ko lang Unity Esports, paano sila magkakrono na maayos? Ang dami nakaabang eh. So, lalo na pag wala siyang BKB, parang yung chrono setup pa dun sa Ice Blast. Uy! Walang lumapit dun ah! Sabi na si Stopson. Umimlay na lang. Ay, nako po. Mag-def dun eh. Naka-turbo mode na naman yata itong old GKC. Ay, nako po. Pero hindi pa rin yata tapos ang ating game number 3 dahil no one, ako po, nakapag-ultimatum pa. Maibabalik pa nga yata yung damage na iba to on to him pero hindi niya kakayanin. Nandito na nga po si Seb sa kabilang banda, dumudugo din yung buhay na ito, Faceless Void. Pero on the other hand, nice setup coming from Seb. Walang kupas. May asim pa talagang ating mga titos. Siyempre, yeah, altitos of the international. Yan eh. International titos, no? Oh, yung international. Titos international. Ay, baliktada. Ay, oo nga. Basta, nandun na yung thought. Oo, basta may titos at saka may international. I-connect nyo na lang. I-connect nyo na lang. The international of the titos. Pwede din. Ayan. Dun yung mas malayo, di ba? Anyway, naman na hala kayo dyan. Oo, oh, kayo naman isip. Yan. Anyway, Russian na. Yung meron for OG. Yung OG, no? Imagine. Naisip pa nila yun. At least, stick sa OG. Pero, di ba, alam mo ng mga ano na yung mga titos, mga oldies. Ayan. Ay, no! May mga kakardo dalisay. Ay, lalaban. Gusto ko to. Talaga may fighting spirit. Si Guaptizi. Ah, hindi kinaya. At ganun na lang. Try niya. Try ko na lang. Niya. Isa siyang bayani. Isa pangyayari na yun. Ay, sa kabilang banda, eto. Hindi nasagot to ng Chrono. Aegis na eh. Sige na, no one. Kunin mo na yan. First Aegis of the game. We secured by OG. And syempre guys, that Russian kill is brought to us by Rivalry. Use our registration link. It is rivalry.com/luponwxe. Ayan, pwede kayong tumaya guys. Ay, no man. Untik pang ma-Aegis-san. Nag-ulti ba yun? Nag-ulti. Parang... Ah! Strike! Agoy! 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 Ang galing! Grabe, magduto itong mga ito, no? Sana all! Walang vision dun eh. Sana all! Diba, walang vision dun. Meron lang sa nilakaran sa river. Ito. Yung dinaanan. Yan! Pero wala na yun. Kinalculate niya lang. Galing, oh! Ang galing.
Uy, babawi. Yun na maganda, di ba? Pag nakikita mo bumabawi, yung nalulugi. Para pinataas lang yung odds, tapos mananalo din, no? TP for you, top zone. Wala ka ring defensive item, top zone. Ako po, lumaban na lang. Tulad ng ginawa ni Guaptizi kanina. Oh, pero hindi ka pa makapatay. Makakapatay pa ba? Oh, yun. Ay, hindi na. Masyado matapang si Thompson doon. Siguro, iniisip niya, hindi sniper yung hero niya. Baka iniisip niya, Void Spirit yung hero niya. Wala siya kasama. Doon ano pa siya mag-iisa. Pero yun nga, no one is farmed. Farmed yung hero niya to ha. Pero manta yung pinuha niya instead of buying some farming items like Maelstrom or Fury. Kasi alam niya, nandyan naman si Magus to provide yung empower. Hmm. May alalay naman din. Basta magkita lang mata sa mata. Ngayon kasi parang kanya-kanya din sila eh, no? May plano to si Sep, may plano si Topson, may kanya-kanya silang ano, iba-iba. Ito din si Troll, diba? Pumunta sa gitna, nayayari. Kanya-kanya sila ng target. Pero ang nakakatakot kasi sa OG, diba? Hindi pa sila nag-group up na talagang lima. Pero ganito na yun, na-apply nilang pressure sa Unity. What more pa mamaya kapag ka nag-5v5 na talaga ang labanan. Pero I understand yung gustong gawin dito ng OG. Kasi nga threatened pa rin sila dun sa may capability ng Faceless Void na makapagbigay ng magandang chrono. That's why hindi nila fino-force lagi into a 5v5 teamfight. Quick kill lang kung kaya si Bat. Tapos layuan yung Faceless Void. Kasi diba, ang nangyayari for the Faceless Void, 1 or 2 lang yung nahuhuli niya. And hirap pa siyang hulihin yung mga yon. Kasi nga, nakakalayo etong OG. Or at least, hindi sila sama-samang maglaro. And ayun, ang nagsama-sama. Nakita kasi nila, nako po, nagpa-farm sa malayo yung Void. Killing spree for MSS. Good positioning from OG. Mukhang kain na tong triangle camp ng Unity. Oo, visionan na lang nila to and pwede na silang tumambay dyan. Actually, kahit lang ang vision, basta nakatambay lang sila dyan. I don't think na may tatalon nga dito. And Clockwork, hindi naman siya yung katulad to kanina kay Seb na may item. No, it's a Clockwork without item. So, once you go in into a teamfight, parang hindi mo na in-expect na lalabas ka sa teamfight na yun. Mm-mm. Lalabas ka ba ng buhay? Parang o kukunin ang kaluluwa mo. Lalabas pa rin ng patay. Hirap mag-out. Yun na lang ang pagpipilian mo eh. Pero 21 minutes into the game, 11k ang kalamangan ng OG sa ngayon. Pero tingin mo kasi anong hinihintay ng item ng Unity in order na mas maging confident sila to fight sa mga next few teamfights. Alah! Alak ka! Hindi na... Ay! Natuloy pala yung RP! Akala ko fine-fake-fake eh. Pero if mapapatay nila si Slawi. Ay, nakita pa din. Pero where is the lift? Force double lift, Slawi. 1 second. For that time box, sa baba may nag-aabang. At natantosan na. Nabigyan na ng Ice Blast. Failed ang RP. Pero patay pa din. Connection talaga, Casey. I think kung ano yan. Kahit nag-fail yung RPS lang sa patay niya si Faces Void, okay na. Pero yun nga, na tanong mo sa akin kanina ko ano yung inaantay ng Unity. I think yung mga BBs nila much better. Lalo na si Death Prophet. Hmm. Nasa ngayon, I think 2 components away pa siya. Then sa kanyang BKB, ayan na nga, 2 components pa. So matagal-tagal pa. And bago yan, may isahan mo na yata. Ito si Seb. Greaves magagamit. Hagudgod palayo. Pero Seb is still dead. 47 seconds sa kanyang death timer. So, 47 seconds ba to na hindi mo nagagalaw yung OG? I think so. Kailangan nila si Sep every time na mag-smoke sila o every time na mag-defend sila, walang mag-setup talaga at all ng team fight nila. So, they really need Sep. Mm-hmm. And sniper ni Topson, meron na rin pala. Ito, konti na lang. Sikwenta na lang. Farmin mo na. Paaga nims na. So as long as may vision etong old G on that area, meron na sila ditong mini stun or stun setup. Then follow up na lang ng RP mamaya ni Magnus. So yung assassinate niya magiging problema pa sa Unity. Ay BKB talaga. No, BKB talaga. Maganda siya against Faces Void, yung Uggs.
Pero nakakagulat kasi madalang yung gantong build eh. Ags. Pero, naisip rin siguro ni Topson na hindi naman siya talaga yung farmer dito eh. Sinuwan naman eh. Tama. Nasa ngayon, 700 gold away para sa kanyang BKB. Uy, kita to, Casey ah. May ward, may ward, may ward oh. Katabing-katabi pa ni Guap TZ. Ay, andyan na si Sniper. Naku po, pinagbabaril na ni Gardo. Ay, na-stand! Naku po, buti nakapag-time walk papaalis. Pero Leaf, babalik. Ay, bakit ka bumalik, P? Ah, balak niya mag-crodo. Pero hindi niya na magagawa ba yun. Goodbye, Faceless Void. It is a failed attempt coming from the side of Unity Gaming. Topson, healing spree. Ay, inalikan yung sniper, miscommunication, or talagang mabilisang galawan lang from OG. Ayun oh, di ba? Hooksat, nanakaw! Ang bilis kasi ng lift ni MSS. Ang galing ni MSS doon sa teamfight na yun. Di napansin ni Faces Boy na gano'n na yung nangyari dyan sa buhay niya. And then, I don't think na mabubuhay siya doon eh. Bumalik siya o hindi. Feeling ko patay pa rin siya. Yung time walk niya kasi hindi siya nababa, no? Napunta siya sa dulo ng dulo lang. So, babalik na lang siya dapat para mag-chrono sweep. Pero yun nga, nag-fail yung attempt niya doon. And they have to pay the price, no? Na nandun sila, ganun sila kalalim kanina. Ooh. Di yata abot eh. Ayun na, may sentry sila sa triangle. Pero I think hindi abot ng sentry or late na na-drop yung sentry dun sa triangle camp ng old G. So, sayang. Nagpakakampante sila eh na hindi maabot. Pero, Chronosphere is still available. Yun nga lang. Worth it bang bigyan yung Rubik if ever? Rubik, oh, baba na nabuhay. Pero MSS, meron pala siyang 4 staff and tanks dun sa may Greaves. Ito si Seb umabot. Abot pala yun. Layo na nila. Oo. Sa isa't yep. Isa. May 4 staff din mismo si si Rubik eh. So, wow, failed attempt again for Unity Gaming. I think they really need to use the Chrono. Nang may mapapatay sila sa loob ng Chrono yung Chrono na yun. Kung hindi, maunahan lang sila at maunahan ni Seb. Susungkutin sila isa-isa ni Seb. True. Dagger, tapos walang nakakapigil kay Seb, mag-Aether Lens. Hala, dun ka na namatay, doon ka pa bumalik, muntikan na yun. Pero tingin ko susundan to. Ayun nga lang, at least dito ngayon, si Slawi may vision na. Pwedeng siya yung mahuli or yung invoker na lumelane. Pero at least, ayan, may vision. Kita yung Rubik, kita yung... Magnus, TP out by Villian. Ang bilis sumagot ng OG. Galing sila sa kung saan-saan, tapos TP. Lagi silang prepared, wala silang hinihintay dito. Ang gandang panoorin din kasi ng laro nila eh, no? Halatang mga experienced na mga, ano na eh, gamers talaga. Mga TI champs. Uy, naku po, hindi titigilan kay C. Slawi! Oop! Nabreak na. Pero hindi tumalon si Seb, nag-alangan. Galit na nga ka mo. Ang OG, but we'll see, no, kung ano yung gagawin pa, kung tuloy-tuloy nga ba yung aggression na ginagawa nila dito. Ang maganda rin kasi na ginawa ni Seb, they have Greaves, so wala man silang sustain, katulad ng Unity, may Greaves naman sila, so nice choice. Oo, ay naku po, yung forest stuff, ay naku, yung forest stuff, naku, nilipad pa siya sa cliff. Pero yun na nga, di ba, Greaves, nasalba yung Ruby kanina din eh. Kung walang Greaves yun, wala, patay ito si MSS dun sa may attempt ng Void on the middle lane kay Rubik. So, okay nga yung Faceless, yung Greaves dito na item. Yes. Ni Seven, ngayon, nakaposisyon pa sila to fight just in case gusto lumaban. Itong Unity dito sa may Rosha, pero I doubt. Balis mag-Rosha ng old G eh. Parang di rin sila talaga, parang wala silang way para... mag-contest sa Russia na yun eh. Kahit may Chronosphere, parang yun nga, nabanggit mo na to sa draft kanina, ano yung follow-up sa Chronosphere? Wala naman eh. So, kailangan mo na mag-invest talaga ni Faces Boy na sobrang daming item bago maging effective yung Chrono niya. Kaso wala ka rin naman choice. Kailangan mo rin gamitin yung Chrono from time to time. Baka ka mapanis. Nakupo! Nahuli na agad! Si Invoker, so nasa na yung combo nila ngayon dito na Faceless Void. Good Chronosphere na huli. Ito si Sniper, pero Sniper, will he survive? No. 75 seconds down na magiging kapalit nga lang is pwedeng dalawa from the side of Unity. He is being sustained
by that living armor pero hindi pasok yan dun sa may Ice Blast 4 staff by the Strength Protector TP out. Sapat may damage naka-TP pa. Pinakilig lang. Pero eto, mas maganda yata ang target to. Coming from no one. Balik ka sa pinanggaligan mo. Death Prophet is out. Leaving etong Clockwork and Thread Protector to defend their high grounds. Nako, hirap ano? Nito. Kaya-kaya nilang i-defend. Dalawa lang sila. Although Invoker is pabuhay na. So, I think kaya naman nila. Buksat pa. Alis, nandun si Abyss is. Diba? Parang hindi naman sila dito naiiwan na mag-isa. Or at least wala nagiging takas talaga. Ay, guys, saka magpunta. Kita-kita. Oo. Ganong kaliwanag ang buhay ng old G sa game na to. Oops, kumombo. Uy, stolen hookshot. Iba ka, MSS. Ang ina-expect ko kanina, talaga mga mananakaw niya lang. Yung mga rocket flare, at least living armor. Pero mananakaw niya, bigs pa. Big kanina spell. Pa natin nakikita, diba? Even yung crow, nanakaw. Clockwork, yung hookshot. Daming pagpapasikat na ginagawa dito ni MSS. And dapat is back, at least he is back. Diba? Kasi nung 110 game, eh. 110. Hindi ganun kaganda talaga yung lishrak niya. Oo, 110 nga, ganyan. Bawi naman, game 3. Kung may papanalo nila, pero may pag-asa pa ba? Tingin mo, eto sadang Unity. Bago yan, magkaka-teamfight muna rin tayo. Makaka-aless eto faceless void. Pero ang may iwan yata is this Magnus. Goodbye, Seb. Notil is being spotted down here. Yung scepter para sa may setup. Pero no one, wala ka na pong Aegis as of now. Battle Trance is also available. No one with a BKB. Sasagutan si Villian. Villian hahabulin. Pero where is the vision? Kita naman yung Invoker. Kaso nga lang nakalayas with the 4 staff. Guwaptisi na lang yung kanilang makukuha. And at least there's the Invoker to defend their high grounds. Yep, kaso kasi ano yung pwedeng i-open Invoker dito? Tornado, pwede. Namatay pa! Hala! Setup nila pero namatay pa din. So, I think it's really easy tower for Unity. Pwede na ito i-GG. Kasi... Ayaw, sakot naman, hindi na laban pa. Ala! Galit na. Mahala nga, mayroon nga yung tip-tip-tip. Naroon muna tayo. Hindi pa yung i-GG. Sulitin pa natin yung exposure, yung airtime. Diba? Advive ako si Faces Void ah. Laking bagay na neto. Actually, pwede na silang umatras. Take it slowly by, but surely. Kasi nasa kanila naman na yung lamang. So, for Topson, what's gonna be the next item? Silver Edge for him? Pwedeng MKB? Nasa likod lang naman siya. Likod lang, wala man lang nakakahawak dito. Maliba na lang pag naggagala siya mag-isa. Iba rin kasi trippings ni Topson eh, no? Kanina, mag-isa lang siya. Lakad-lakad lang. Sniper yun. Diba? Pero ngayon, diba? At least ngayon. Siyempre, expected na yan. Pagka nag-teamfight tayo, protektado sa ligod dito. Opsa, yun na naman. Naghahanap na naman. Tira mo, nangunguna siya sa mga ganito. O, diba? Tatabihan pa. Diba? Tumagtabi pa sila. Ang cute naman ni Thompson. O, ayan. Mukhang mayayari ka na, ha? Tapang-tapang mo. Sinugod ka tuloy ng Death Prophet and then the Invoker. Ay! Tamang-tama ang pinagsasabi namin dito ni Aling Maliit. Sugod ka kasi ng sugod dyan, Cardo. Oo, nayari tuloy. No one, mag-isa na lang to. Chronosphere available pa. Kailangan na matakot ngayon dito ni no one. No one does have that battle trance. Pero kung hindi mo kontrolado yung buhay mo, yari ka talaga. No, tila habulin. Nanigas na nga po itong Faceless Void. Ha, habulin. Stolen hookshot. Thanks to MSS. Nakapag-trade pa nga yung 2 cores dead for the side of OG. Pero MSS looks like it's your time to fall. Tatlo ang umahabol. Leave sa sarili. MSS nasalba pa. Thanks again to that Greaves. And ang delegado yata sa ngayon is etong Magnus. Asa na? Asa na yung sagip ka, pamilya? Ay, naku po. Sinumbong pa? Naku po. Tinuro ba kung nasa si MSS? Eto o. Sama yan. Diyos ko po. Ano yun? Nako po, nagkanda loko-loko na itong OG, no? Pero mukhang maibabawi sila ni Seb doon. Oh, guwaptisi, ayun. Meron pa namang naging laman chan.
at the clockwork to fall. Pero yung mga RP dito ha, napipigilan. Dalawang beses na by Seb. Oh, pilit, hindi, pilit na pilit din kasi yung ginawa niya. Just wanted to help yung Rubik. Kasi sobrang worth it nga naman kung mag-survive si Rubik dun. Pero still, na-force yung buyback and yeah, other RP ang medyo masasayang sa side ng OG. Pero take it for Unity Gaming, take it as a big win na napabuyback nila etong si Magus. Isang beses na mapatay mo, diba? Pwede ulit kayo romekta dun sa may gitna. Ay, yun nga lang, Casey. May tier 1 pa pala on the mid lane. So, malayo-layo pa yung kailangan ditong trabahuhin ng Unity. So, parang hindi sapat yung 3 consecutive or siguro mga, pwede 3 consecutive wins lang. Masoshove nila lahat ng outer towers na meron itong OG. Pero yung 3 consecutive wins na yun, syempre hindi madaling gawin, lalo na kung hindi sa inyo yung Roshan or kung wala sa inyo yung Roshan. Speaking of Roshan, mga nasa 3 minutes pa yung kanyang respawn time. So within that time, ano ba yung pwedeng gawin dito ng Unity item para lumamang sila on the next Roshan? Kasi ang hirap pala ng Faceless Void, Maelstrom, Mask of Madness lay item. Going for BKB. Ayun, binili niya na yung BKB, pero medyo mahirap pa din to Faceless Void na to, ha? Kung isipin mo sa item na meron yung OG, pero nagkakamali lang din kasi yung OG, and I think good job pa rin for Unity na kahit sobrang baba nga na network nila, kaya pa rin nilang mamburst ng kahit sino dito. Isang magandang bitawan lang ng skills. Partida to, sobrang yaman ni Troll, oh. Yaman nga, mayroon pong nullifier going for satanic. Ready na dito si No One. Ages na lang ang hinihintay niya. Yun nga lang, early ba or late yung magiging respond dito ni Rose and Sunstrike? Abang-abang na, alam na nilang dalawa eh. Pero yung vision ng OG kalat talaga. Thanks doon kay No Tailtop. So naman, nasa gitna. So at least hindi siya ganong obvious na talaga papunta tayo dun sa may Roshan. Hindi naman po obvious. Di ba din obvious na nag-chat mo na si Derek? Ayan. 23k na Casey, tingin mo ba na nakikita mo pa ba itong Unity na makakabawi dito sa game 3? Ah, for sure. May invoker plus Faces Void sila. So, ang grabe yung damage na pwede nilang ibigay sa team fight pag nagkaroon ng magandang chronosphere. Pero may nahuhuli na naman si Topson. Ito yung maganda. And minsan hindi magandang ginagawa ni Topson. Meron siyang solo trips, 'di ba? Ayun yung mga huli siya mag-isa. Kasi kaya niya namang kumuha. Ang problema lang pagka lalaban din yung Unity. Ayan naman, di ba? Kasi ito yung point na ready yung Unity, lalo na't sa ngayon, Roshan. Pero tingin ko, teka lang, may buyback ba si Sniper? Tingin ko may buyback to eh. Tapos gusto niyang, wala daw gold. Gusto niya, iniisip ko dito, gusto niyang ipakrono siya eh. Yan na nga oh, para mamaya pag nag-Roshan wala ng krono, pero Cataclysm combination, burado, kakasabi lang, wala kang buyback dyan, B. Pero 1-for-1 na magiging trade din natin Overgrowth onto the backlines. Where is Sid? Nandun na sa may likod ako pag-forsa. Pero stolen Chronosphere just to hold down. Eto si Death Prophet. Kaya pa bang lumaban ng OG? No One. Medyo pangit na yung kanyang posisyon. Pero takot pa din. Etong Unity onto this Troll Warlord. Patakas na. Etong OG at No One. Nakapatay naman. Bago siya pumanaw. Kaso Roshan kanila ba? Ang tanong, etong si Ate Rose, an inyo ba mapupunta? Two heroes with low HP for the side of OG, they need to escape. Kung hindi, Roshan papabor talaga for the side of Unity. 10 seconds na lang yung respawn time. Malalaman ba yan ng Unity if ever? Pero grabe, depensa ng Unity, oh. Oo, grabe. And again, yung Roshan na to, pwede makontesto ng Unity later on. Ang tagal pang mabubuhay ng dalawang core, yung damage dealer dito ng OG.
Kaso mukhang hindi na nila itatry, no? Antayin na nila yung chrono, well, since wala ang chrono, antayin nila na yung cataclysm. Yun ang lakas nila. Kaso sayang to, refresher shard itong ganda sana makuha ng unity to. Oo. Pangbawi din nila sa teamfight kasi parang yun nga, na-point out mo, yung combo lang talaga ng unity yung pinaka-inaasahan nila in order na makapatay sila ng isang mapilisan from the side of OG. So kung saan nila to refresher, at least double chrono, double cataclysm, kung ano yung mas gusto nila. Exorcism, pwede din. Mm-mm. Kung ano yung mas makapagpanalan sa kanila sa teamfight. Eh, nagkagala na naman, oh. Pero at least ngayon may kasama. Mahalaga yun, may kasama. Ang bilis, ha? Nakatakas pa yung clockwork dun, ha? Pero Roshan, ang isa sa mga pinakainaawitan natin dito. Kompleto na naman yung both sides, so... Abang-abang sa Roshan. O, yun na, ha? Lalakasan na ng OG loob nila dito to get the Roshan. Kasi, lamang nga sila in terms of network, pero hindi nila matapos yung game. So, that means na may... may ano pa rin, may factor pa din na pwede sila maubos with the with just one fight, kaya nagiging careful. Oh, hala! May stolen pa pala, Bin! Ako po, buyback from that dead prophet. Pero yung clockwork sa kasamang palad, he does not have that buyback chronosphere cataclysm mabibigay. Pero sino gusto patayin ni Slawin? Ako po, buhay pa si no one. BKB battle trance, bash sa ulo agad. At patay na nga itong Faceless Void. Kung magbabuyback, no chrono for you. Pero kung nagwawala na lang po sa ngayon dito, is this Death Prophet Tipe? Kapit lang. Kapit lang kahit na may kasakitan. Service here, dalif pa itong si Trent. Pero nilingo na ni Topson. Ayaw mo talagang mapapansin ka ni Topson. 3 hits. Iba ang damage na itong sniper, hindi pansinin, pero sa pala, ang isa sa mga damage provider. For sure, laging mataas yung, ano, yung impact dito ni Topson every time na magti-teamfight kasi grabe nga yung damage na ibibigay niya with the shrapnel plus yung normal attacks niya. And, Faceless Void and Invoker, how are you going to defend this one with Troll Warlord, Aegis, Satanic, Manta? Grabe, tinatambol lang nyo. Mm-mm. Sana lang ang tatrabaho talaga niyan, Aegis, tapos dun sa likod, di ba? Itong sniper to take down some objectives. Year 4, tignan mo, di na siya abot, napakalayo. Damage niya, sino solo, mapupush po. Trabahong malinis from Old G, last hookshot. Coming from Guaptizi, ayun, inalay, pinatagal yung kanilang game 3. Pero buyback from the clockwork is still there. Papatagal pa ulit sila dito. Oop, no chronosphere. Pero there is the invoker na manggugulo para depensahan itong kanilang ancient. Ang kaso wala na pumanaw. Diyos ko, nabura. Invoker yun guys. Ha? May nahila pa. Matatay back yata si Guaptizi pero hindi pinapansin. Ayaw. Ayaw kay Guaptizi. Gusto lang dito kay invoker. At saka basag nga lang daw. Trabaho lang. Wag na yan, wag na magpaakit sa mga nandyan sa gilid. And what a nice play coming from Sebawe. Yung dalawang chrono, ay, I mean, RP sa lupa. Bawing, bawe. 2-1 in favor of OG. Pinaisa lang, guys. Plus 1. Siyempre, alam niyo naman, mga bettors, di ba? Gustong-gusto yung plus 1. And nakita ko kasi pag nilabas na ng OG, yung Seb Magnus. Medyo may magic talaga yung Seb Magnus eh. So, kita mo naman yung impact niya, item of choice niya din as well. At saka, ito na naman tayo, dadating naman tayo dun sa point na hindi na naman napapansin yung mismong carry. Naka-focus sila kay, ano, kay Sniper. Look at Sniper. Kahit na sabihin mo may mga sabog time, si Sniper dito na susugod sa siya mag-isa, okay lang. Kasi, kung marirealize mo naman, hindi naman talaga siya yung kailangan mag-farm. Kailangan niyang magbigay ng space. And one way to create that space is sumugod ka na sumugod kahit sniper ka. And yung ginawa ni Topson dito, very very good for Topson. And for the rest of OG. Hindi siya Flopson. Tanong mo yung pangalan niya, oh. Flopdog. Parang inunahan niya na yung mga bashers niya. Oo, bashers na lang talaga. Sinabihan niya na yung sarili niya. Pero ang ganda ng performance si Topson. And even ito si Rubik, si MSS, right? After yung 110 na leshrak niya kanina, bawi siya.
Akanya Rubik. And guys, ang susunod na mga kalaban ng OG is Nostrum. Ulitin ko lang, sila si Ares, Stormcat, Intelligence, Code X, and then Stoic. Yun yung kanilang mga makakalaban. And ibabroadcast natin yan, pero I think magsa-start na yun agad, guys. So magta-take na po kami ng break para guys makapag-prepare tayo dun sa may susunod na series. Magre-relive din po tayo. So abangan nyo yan lahat, guys, dito lang sa KuyaNic page. Ibabroadcast natin lahat ng laban ng OG Puyatan. Malala, magkape na po kayo. And kami ni Ate Casey, magpapahinga na. Thank you guys so much for watching. 2-1 ating score in favor of OG. Bye-bye! Excited?